Yo, what's up, welcome na naman sa channel na Dorong Sniper 150. So ang vlog na ito ay tatalakayin natin kung ano ang mga ore ng vaccine. Pero before ko tatalakayin, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe Dorong Sniper 150 at i-click ang notification bell para magiging updated ka sa susunod kong mga videos. Hello, what's up? So, ano-ano nga ba ang mga uri ng vaccine sa ating bansa? Meron tayong more than 3 vaccines. What? I don't know kung ilan, basta ang nalalaman ko lang ay ang Sinovac, merong Pfizer, merong G&J, meron pang isa. Wait a minute! Yung tawag doon, Tarzan. Gago! Astra pala. Sorry. Galing ya. At saka Moderna. Ayan. Ulitin ko, Sinovac, Pfizer, J&J, Johnson & Johnson, Astra, at saka Moderna. Limang uri. Di ko pa alam ang iba dyan. Ilan-ilan ang nalaman ko. So, bakit nga ba maraming vaccine? At saan ito nang galing? So, yun nga. Bakit nga ba marami ang uri ng vaccine? Ang mga ibang tao nalilito kasi di nila alam kung anong vaccine ang kanilang ipapaturok. Yung iba naman natatakot kasi may mga balita-balita na ano, nakakamatay yun. Hindi totoo yan. So hindi nga natin alam, no? Basta ako matatakot. Ang tangilan nating pagsasandalan ay ang Panginoong Diyos. Manalalig lang tayo sa Kanya. At huwag tayong mawawala ng pag-asa, mga boss. I like it, Kaji. Sabi nga nila, habang buhay, may pag-asa. Oh, yeah! Meron din akong nabalitaan, mga boss, na ang vaccine daw ay magnetic. Kasi pag nabavaksinan ka na, yung mga metal ay dumidikit na sa yung katawan kung saan binabaksinan, tinuturukan. So ayun mga boss, ang vaccine ay di ko alam kung talagang makakagaling ba yan or makakamatay. Ano ba talaga, nalilito na ako. Oo nga ba, ayun. So, ano sa palagay niyo nga, boss? Galing yan. Nung araw, sabi nila, hindi pilitan ang pagpapavaccine. Kasi depende daw yan sa tao kung magpapavaccine. Bakit ngayon, sa pilitan na? Ano nangyari? Sabi nga ng governor ng Cebu na si Gwendolyn Garcia, ang nagpapavaksin ay incentive, pero ang hindi magpapavaksin, hindi na lang natin pilitin. Choice nila yan eh. Tama nga naman si ma'am. Choice natin yan na hindi magpapavaksin eh. Ang iba dyan, nagtatrabaho. Pag na-schedule na ng papavaksin ay magre-resign na. So,
tayo ang dahilan. Hindi totoo yan. Vaccine ang dahilan kung ba't sila nagre-resign. Oh my God! So, di natin mapipilit ang mga tao kasi alam nyo na, iba-iba tayo ng prinsipyo. Oh yeah! Sa pananaw natin sa buhay. Kahit ako, minsan natatakot kasi ako dahil marami na talagang mga taong namamatay dyan sa vaccine na yan. Hindi totoo yan. Hindi ko alam kung sa vaccine ba yan or ulito na ako. So, kaya lang sa Panginoon lang natin idasal ang lahat. Ano talaga ang totoo niyan. Sa ngayon, pakinggan natin ang speech ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa iyong friends conference kahapon. Pakinggan natin, mga boss. Vaccination is concerned. Let it be incentivized rather than punitive. What do I mean? Para saan na? Kung vaccinated na ka, as an incentive, di nakakinala mag-RT-PCR. I-shorten na inyong stay sa quarantine. And all of these other kanabang mga concessions ba? Kung vaccinated na ka. Dili nga, dili ka vaccinated, di ka kasuhod mo o mga lugar. That's punitive. And we know very well, it's everyone's constitutional right to decide for his or her own body. It's a choice. And I will defend that choice. Ako, I will soon be vaccinated too. Ako, what lang sila's proper. But when I get vaccinated, I will still speak up for the unvaccinated. Kung choose sila, na di sila magpavaccinate, we should not punish them. Let it be an incentive for the vaccinated. There's a difference. Shake. So, narinig nyo na ang boses ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, mga boss. Sa tingin nyo ba ay tama ang kanyang opinion? Oh, yeah! Na huwag na lang pilitin ang mga taong hindi magpapavaccine. Kasi choice nila yan. Paano mo bakit pipilitin natin? Ang nagpapavaccine ay incentive. So, sa tingin nyo, kung tama si Governor, comment lang kayo. Sa akin lang, tama na talaga. Eventually. Kung ayaw magpapavaccine, huwag na nating pilitin. Basta ako matatakot! Dapat pala pag magpapavaccine ka ay sumbong mo lahat ng karamdaman mo, may sakit ka ba, may high blood ka ba, o anong naramdam mo para ma-check up ka agad sa doktor. Kasi kapag hindi mo isinumbong yung karamdaman ay maaaring yan ang dahilan sa iyong pagkamatay pagkatapos mong mabakunahan. Kasi ang bakuna, mga boss, ay ano yan, bakterya yan. Yan ang maaaring sanhi ng pagkamatay. Suluhin mo yan! Kasi hindi hindi makalaban ang virus sa iyong katawan. Masyadong matapang yung virus na ini-inject sa iyo. Mahina ang iyong immune system. So yan lang po, mga boss. Ano ang opinion nyo? So once again, this is Sniper 150. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell for more updates. So dito lang magtatapos ang aking vlog.
Salamat sa panunod. Sniper 150 once again. Ang nagsasabing laging mag-ingat sa daan kasi may pamilya tayong naghihintay sa ating bahay. God bless us all. Keep safe always. Peace yo. Shoutout nga pala sa aking mga kapitbahay dyan sa Mabolo compound. Sa lahat ng aking mga kapitbahay dyan, maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat. Especially to Maxine and Dignos Palalon. Shoutout sa iyo, Maxine. At saka, shoutout nga pala sa kasamahan ng aking palalalab. Giniagawa mo? Yan sa Moramoto, audio, visual, or meeple. Hindi ko na kayo mabanggit lahat, ha? Hindi totoo yan. Special mentions to Cheryl, Shy Shy, Lorena, Rocky, Christel, Grizel, Bayot, Mary Jane, at sa lahat ng kanyang mga kaibigan, hindi ko na matandaan ang iba. Hindi totoo yan. Maraming salamat sa inyong suporta. Mayroon pa pala si Irene. Shout out sa inyo. By the way, napakunahan na ba kayong lahat dyan, mga manang? First dose na ba kayong lahat dyan? Peace you. Maraming salamat. God bless. Thank you.